Yung anak ko po, nanood po ng event doon sa Compostela, sir. Bali, tatlo sila sumakay sa isang motor. Pagdating po nila sa boarding house, nagkaklase nila, yung anak ko po naiwan sa labas. Maya-maya, may biglang dumating na motor. Hinampas yung anak ko, sir, ng bato. Pagkalabas ng victim, ipinapakita po namin yung picture, sir, nung suspect para kung talagang totoo yung sinabi ng witness namin na yung suspect, iyon talaga ang gumawa ng krimen, sir. Ito po, ikukuha lang tayo ng update doon sa kaso nangyari mga pamumukpok doon sa lugar nila, sir, Compostela, Davao de Oro, na hindi lang masolve-solve at marami ng mga nabiktima. Now, meron ng mga nahuli na suspect. Actually, identified na suspect. At isa sa mga identified na suspect ay 19 years old, which is nasa tamang age na at pwede na itong kasuhan. However, yung iba ay 14 at 16. Itong si Femar Joseph de Sabile, 19 years old. Si Jerome Patrimonio, 14 years old. Lee Brian Pontalano, 16 years old. At Levi Brian Pontalano, 16 years old. Mayor Ebdao. Sir, magandang hapon po, Mayor. Good afternoon po, Senator. Okay, it's good thing, Mayor. Ano, mabilis kumilis yung mga pulis nyo dyan at identified po yung mga suspect. Pero ang tanong, nahuli na po ba? Lalo na itong nasa tamang edad, itong si Femar Joseph na 19 years old na. Mayor, sir. Sir, yung update po natin, sir, actually, kanina lang po na file yung case, sir, kasi hinihintay natin yung medical certificate po. And after siguro po ma-file yung case, hintay natin na lumabas yung warrant, sir. And then, huhulihin po kagad ni nila Chief of Police po, PNP. Okay. Mayor, paano po na-identify itong mga suspect na ito? Paano po sila napili at nasabi na sila talaga yung mga may kagagawa ng mga series of pamumukpok ng bato sa mga kabataan dyan? Una, sir, may mga suspect, sir. And then, upon verification po, pinuntahan po nung PNP yung families po para makunan po ng ano mga statement, sir. And then may pinresent din naman po na mga evidence na which would lead po talaga na sila po yung gumawa ng krimen. So, itong mga minor de edad, mukhang hindi po ito makasuhan. So, ano po mangyari sa kanila? Yung mga parents po ba nila na-informahan na, Mayor? Yes, sir. Actually, during the conference po, sir, inimbitahan namin yung parents. Kinunan din namin yung parents' consent, sir. Sumama talaga yung parents. Yung isa yung parent, yung isa po yung guardian, yung dalawa po, lola nila yung sumabay. And may consent naman din nila po. Bale, yung dalawa, yung tatlong minor de edad po, pinorward po namin sa DSW po, pagkakita sa amin NSW. Also, nakausap niyo po itong mga bata with the consent of their parents, humarap po sa inyo. Now, sila po ba'y nakapagsabi sa inyo kung bakit nila ginagawa yon, Mayor? Actually talaga, sir, doon sa sinaysay nung tatlo po, bale, nakisakay lang yung isa sa kanila. Pati sila po nabigla kung bakit namukpok po ng bato. Bali, yun yung statement po nila, sir, during our conference. Okay. Inamin ba nila, Mayor, na sila rin po yung nasa likod ng mga series of pamumukpok dyan sa inyong lugar? Hindi po, sir. Bali, yung sinabi nila, sir, yung isang case lang po. Bali, yung ibang cases po, sir, ibang tao po, sir. But we also identified na po. Hinintay lang talaga namin din, sir, na may mag-file ng case. Actually, nung Saturday sana, magpa-file na sana ng case. Kaso yung mag-file ng case, sir, nakalimutan niya magdala ng valid ID. Okay. Kailangan daw kasi nung valid ID para makapag-file ng case. Pero Mayor, yung modus operandi halos magkapareho eh. Tapos parehong oras at parehong mismong lugar na kung saan nagaganap yung pamumukpok ng bato sa mga kabataan na naka-standby lang o naglalakad. Pamumukpok ng bato sa ulo o kung saan man parte ng katawan. The same modus. So maybe sila din yun. Ay nila aminin yung mga nakaraan, hindi sila? Hindi po, sir. Kasi pinakita namin nung pictures po, sir. Pinakita namin, actually yung may isang victim pala, sir, nakilala niya talaga yung suspect. Mm-hmm. So during the conference, sir, na nandito yung tatlong minor de edad, pinapunta din namin yung ibang suspect. Tapos sila mismo nagsabi, sir, na hindi. So iba yung pinipinpoint nila na suspect, sir. Tapos nung pinakita na namin yung picture, confirm po, sir, na yun yung nakilala nila.
Kaya po, okay. Ibang case po yun, sir. Akala ko ba naka-helmet kadalasan yung mga namumukpok? So, paano na-identify ng mga victims? Yung isa, sir, hindi siya naka-helmet, sir. Sabi nung isang lalaki, sir, schoolmate niya po, nasa CR lang. Parang nag-CR, pumiata siya, sir. Tapos, ano ba itong mga batang ito, sir? Mga nag-addict-addict ba ito? Ba't nila nagawa ito? Kasi para kung normal ang isang tao, hindi nagagawin yun na mamumukpok sila na hindi nila alam na pwede pang ikamatay nung kanilang biktima yung pinupukpok nila ng bato. Kaya nga din po, sir, tinitingnan din namin yung angle, sir, with regards to sa mga regarding drugs po dito sa municipality po namin. Okay. Wala ko ba ito sa listahan ng mga binabantay ng mga otoridad na posibleng mga nagtutulak ng droga o ginagamit ng mule ng mga drug lord, itong mga kabataan to, na mga suspect ngayon? Hindi ko po masagot, sir, yung question na yan. I'll tanungin ko po yung PNP namin, sir, kung nasa list po nila. Okay. And then siguro through the school, baka po kung sama school lang itong mga batang ito, it's about time with the consent of the parents, whether minor o hindi man, magsagawa siguro ng mga random drug testing. Pwede, sir. Sige, sir. I will coordinate with the school heads. Opo. Sige po. Maraming salamat po, Mayor Levy Ebdao, City Mayor Compostela, Davao de Oro. Mayor, maraming salamat po. Magandang hapon po, Mayor, sir. Maraming salamat din po, sir. Colonel Diwata, sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, Senator, sir. Oh, congratulations po, Colonel, at meron na po kayong suspect at sinampahan niyo na po ng kaso itong 19 years old. So ano mangyari po dito sa 14 at dalawang 16 years old? At ano po yung kinaso niyo po doon sa 19 years old, Colonel, sir? Sir, actually yung pinail namin na kaso doon sa 19 years old, serious physical injury, sir. And then yung dalawang 16 years old, sir, nakasama din sa nakatuhan natin. Nakakuha tayo ng discernment with the DSWD, sir. Aha, okay. Yes. Nakakuha kayo ng discernment sa DSWD, so kakasuhan to as adult itong mga minor de edad, talong 16. Yes, sir, because we acted the discernment based on the social case study report ng MSWD, sir. Very good, very good. Colonel, banggit kanina ni Mayor na magkakaiba-iba daw yung mga suspect doon sa mga iba't ibang insidente na mapamumukpok ng bato sa mga kabataan dyan. Pero nasabi ko kanina at nanggaling sa inyo rin itong impormasyon nung last time we spoke na parehong oras, parehong lugar, parehong style ng pag-atake. So magkakaiba daw po, hindi na mag-iisa lang yung suspect o baka nag-gaya-gayahan lang? Yung dalawang insidente, sir, magkakaiba po yung suspect kay Mr. Alipangbang. Iba din yun, sir. At saka yung suspect doon kay Milagrosa, sir. Iba din yun. Pero nung time na dinala namin yung mga suspect, sir, din pinapakita namin doon sa mga victim doon sa dalawang insidente. Ang sabi nila, sir, iba daw yun, sir. Pero yung dalawang insidente, sir, na identified naman din nila yung suspect. And hopefully, sir, kung magdating yung complainant by Monday, sir, mafile na namin yung case. Okay. So, si Pemar Joseph, yun yung na-file na po ng, ito yung 19 years old, ng serious physical injury. And ganun din po itong si Lee Bryan at saka Levy Bryan, magkapatid siguro ito. Ano? Kambal yan sila, sir. Kambal. Oh, nga pala, tingnan mo na, nakita ko 16. Parehong 16, so kambal. So, sila po ay nabigyan ng discernment ng DSWD, so therefore, pailan po sila as adult. Yes, ang kaso, sir. They will be tried as adults. E paano naman po itong si Jerome Patrimonio? Yung isa, sir, since 14 years old pa talaga, sir, exempted mo talaga yan, sir, sa criminal liability since 14 years old pa. Opo. Pero dapat po yung mga magulang nito, kailangan pagbayarin din. Siguro po, sa akin pong palagay, Colonel. Yes po, sir. Actually, sir, kinausap na rin namin yung magulang at ang sabi niya, sir, kayo na pong bahala dyan kung ano yung dapat gawin, gagawin nyo na lang. Kasi inamin din naman nila, sir, na may pagkakamali yung anak nila. Last na naman, Colonel, ano pong ginagawa ninyo para matigil na itong ganitong klaseng mga karumaldumal na krimen dyan sa inyo, which is, for me, it's really a very serious crime? Actually, sir, right after na-air yun sa Rapitol ko in action, kaagad nag-request ako ng isang team ng SWAT sa provincial officer at binigay naman sa akin. Ngayon, sir, mayroon na kaming SWAT na tumutulong sa amin mag-ipot roaming around along within population area, sir. And also, mayroon kaming pinagplanuhan ni Mayor, sir, na magkaroon kami ng citizen crime watch si Pre-Porok, sir. Very good yan. Mag-monitor okay. Sa mga activity, especially ng mga kabataan natin, sir.
Yan, okay yan. Ruby, yung ating reporter. Hello po, Idol. Kumusta naman nung pumunta ka doon sa Compostela? Ano yung mga sinasabi ng mga tao na kausap mo doon, especially yung mga kabarangay nito, mga biktima na of course na nababalot sa takot? Actually, Idol, totoo po yung sinabi ninyo na natatakot talaga yung mga residente sa lugar. Pero katulad nga po nung sinabi ni Chief of Police at ni Mayor po, meron na po silang ginagawang plano para po mapukso po itong pangyayaring pukpok-bato. Okay, yun ang tawag na dyan, pukpok-bato, masog po. Ruby, maraming salamat sa iyo sa pagpunta dyan sa Davao. May itanong ko lang po sana, sir, baka may kaso pang pwede itaas doon, sir, sa, kasi sa ulo kasi yun, sir, parang pampital na yung ano, sir, yung tama. Kasi nga po, matindi yung sinapit ng inyong anak. Kung at may isa pa, baka planado ito, di ba? Oo nga po, sir. Nakikita ko na po yung gusto niyo mangyari. Mas mataas pa siguro dyan. Homicide? Murder? I don't know. Hindi po sana, sir. Alamin po natin sa mga abogado. Kasi yung serious physical injury, medyo mababa, sir. Mababa at merong bail yan. Oo po, sir. Sana yung no bail. Dito sa kambal, hindi ako naawa. Kasi dapat maawa ka dahil kambal, tapos mga bata pa, no, heck no. Pagbayaran yung ginawa nyo. No mercy. No mercy kayo sa inyong biktima. Dapat no mercy din sa inyo. Huwag nyong gamitin na kayo'y bata pa para makalusot kayo sa ginawa nyong kabalastugan. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Yung sinasabi ni Sir, medyo nababaan siya doon sa serious physical injury ni Kinaso. Dito po, Senator, no, yung nangyari po kasi is tumama talaga. No, yung kumbaga may injury po mismo na na-suffer. And then it's very clear naman na may intent to kill since sa ulo po ang patama. Nasa frustrated stage po tayo, either frustrated homicide. Frustrated murder or frustrated homicide. Yun ang gusto pala ni Senator. Yes, pag yun ba, no bail? May bail po siya, Senator, no? Kasi yung maximum imposable penalty ng frustrated homicide or murder does not equal to reclusion perpetua or life imprisonment. So, it's bailable, Senator. Pero mas mataas siyang kaysa sa serious physical injury. Yes po, sir. Mas mataas po. And then, it's easier to prove, in my opinion, yung frustrated homicide or murder, since all you have to prove is that there was intent to kill. However, the criminal did not succeed in killing the person. Dito po, Senator, we can check, no? Kasi if the information is filed na po before the court, di na po natin mapapalitan yung crime charge. Ay, hindi na mapapalitan? Hindi na po, Senator. Once the information is filed before the court, medyo final na po yun, Senator. O, paano yun? Kasi para sa pamilya ng biktima, sa parents nitong biktima, hindi yan ang tamang hustisya para sa kanyang anak. And I agree with them. Kapag sa ganong situation, Senator, they can advise the prosecutor to withdraw the information. At pag withdraw po yung information, we have to repeat the process po of preliminary investigation to see kung meron pong frustrated homicide or murder. And that will extend the case po, Senator. Pero nasa fiscal pa rin niya. Kapag alam mo nakita ng fiscal na, oy, kulang to, serious physical injury, dapat to, frustrated murder, frustrated homicide, pwede yung fiscal mismo makapag-decide na itaas niya. Magbabase po kasi ang kanyang information na isasubmit sa court doon po sa results ng preliminary investigation. Ah, so, okay. Baka po may nakita po si fiscal na hindi po siya pwede maging frustrated homicide or murder. Yun po, kaya po, serious physical injuries ang sinampa po. Okay. So, sir, ayan po, sabi ni Attorney Garrett, naisampa na po sa fiscal yan, hindi na pwedeng baguhin. Maliban na lang kung uulitin ulit, yung iwiddo muna. Tama ba, Attorney Garrett? Iwiddo yung unang nasampa na serious physical injury para makapagsampa ng bago and this time, gawin ng frustrated murder, frustrated homicide. Tama? Yes, so, sir, no? Pero dadaan nga po ulit tayo sa preliminary investigation. Hahaba po yung kaso. Tawagin niyo si Colonel, tingnan natin kung nasaan yung kaso, pakitawagan. Ilan taon ang difference sa pagkakakulong sa serious physical injury versus frustrated homicide, frustrated murder? I'll have to check yung years, Senator, pero ang sure po ako dito, Senator, regardless of the crime that we will charge, bailable po kasi lahat po ito, Senator. Bailable? So, yes po, Senator. Kasi ang gusto ni tatay dito, sana non-bailable offense itong mangyari na may sampa sa mga suspect, yung pala bailable. Kaya ano, naisampa yes, na ba yung serious physical injury na kaso laban sa mga suspect? Yes po, sir. Na-file na po kahapon. Sa piskalya? Kahapon? Yes po, sir. Yes, sir. Kapapail lang po? Yes, sir. Kahapon, sir. Okay. At regard, kapapail lang daw? Yes po, sir. Kapag ganun pala po, wala pa pong resolution ng piskal. Pwede pa pong hanap na ang kanyang resolution ay para sa frustrated homicide or murder. Oh. Kailan lang natin
makita then kung ang nilangito po ng ating kapulisan doon sa crime charge is physical injuries lamang. Colonel, ang gusto kasi mangyari nitong pamilyang biktima at kumusulat sa Secretary ni Garrett na pwede naman daw frustrated homicide or frustrated murder kasi may intent to kill itong mga suspect dahil ulo ang tinarget nilang pukpukin. Hindi sa paa, hindi sa kamay, hindi sa likod, kundi sa ulo na pwede ikamatay ng biktima. So dapat daw frustrated murder. Ang gusto niyong mangyari ni tatay na sabi ni Atty. Garrett na pwede naman daw. How about that? Pwede ba natin i-withdraw muna yung i-file ko total, kapapal nyo lang, mag-refile nyo at gawin nyo na pong prostrated murder? Yes sir, i-try po namin magpasa ng supplemental affidavit doon sa fiscal sir kung tatanggapin nila sir. So gagawin po namin lahat sir na ma-elevate yung ano sir. So far sir, wala pa man yung resolution, hintayin na lang, hintayin namin or puntahan siguro namin. Okay, Atty. Garrett, pwede raw ba yun? Supplemental? Atty. Garrett? Supplemental complaint po, Senator, ay pwede gawin habang hindi pa po nakakasagot yung akusado. Ayun. So, hindi po kakafile pa lamang. So, pwede pong magpasa ng supplemental complaint affidavit po. Okay. So, mas maganda yung frustrated murder versus frustrated homicide. Tama? Mas I would say so, Senator, no? Because at the worst case scenario, pwede pong ibaba ng judge yung finding niya ng crime. Pero hindi po natin kasi pwedeng iakyat beyond what is charged in the information. Okay, so in short, mas mataas po ang crime, mas mataas po ang chance na makapag-convict po tayo for a certain crime po. Ito, kausapin ko itong boss ko. Colonel Diwata, sir, boss, Colonel. Baka pwede, Colonel, sige, magsubmit po kayo ng, ng supplemental dyan sa ipinanyo ng kaso na serious physical injury alaban sa mga suspect at gawin nyo pong frustrated murder. Yes, sir, gagawin po namin yun, sir. Ayun. Thank you po, Colonel Diwata, sir. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat din po, Idol. Thank you po. At Atty. Garrett, maraming salamat. Yes po, Senator. No problem po. Done. Okay. Salamat po, Frustrated murder. Buti na lang nabanggit nyo sa amin yan. Opo, sir. Kasi hindi ko po alam kung anong pinail nilang kaso, sir. Hindi ko po natanong kung anong pinail nilang kaso kasi... Serious physical injury na po, sinabi po ni Colonel. Ngayon, buti na lang, nagtanong ka, pwede naman pala frustrated murder. At ang reason dyan, sabi ni Atty. Garrett, kasi there was the intent to kill. At kung wala silang intensyon na papatayin talaga yung biktima, pwede naman nila paluin sa likod. Opo, pwede sir. Nila paluin sa dibdib, sa kamay, kung saan pa. Iulo pa talaga na alam nila, yan ang pinaka-sensitive party ng ating katawan pagdating sa pamungkpok na pwede ikamatay ng biktima nila. See? Opo, sir. Tama yun, frustrated murder. At tunayan nga po, sir, tinanggal po yung bungo dito na ng mga basag, sir. Oo nga pala, ano yung bungo. O talaga meron siya intensyon na patayin, kaya frustrated murder talaga yon. Hindi natuloy, buti na sa awal ng Panginoon, hindi natuloy yung gusto na mangyari na patayin yung kanilang biktima, kaya frustrated murder. Okay, sir. Sige po. Salamat po. At from time to time, kami po ay magpugnayan sa inyo at magbibigay sa inyo ng update. Salamat po. At salamat po na lang. Salamat kay Ma'am Giselle Basalo, yung auntie, at kay John Lester. Sir, thank you po. Salamat po sa binigay mong tulong para sa pamangkin ko na unti-unti na nabigyan ng katarungan po, sir. Maraming salamat. Walang anuman po. Nagpabot pala tayong financial na tulong para kay John Lester. Sige po, anytime nandito lang po kami. Kung meron pa kayong kailangan, let us know na may number naman po kayo ng reporter namin na si Ruby na siya po may hawak ng kaso. Salamat! Hello, John! Salamat po sa tulong niya, sir. Ayun, si John nakasalita na. Okay ka na, John! Okay na po. Okay. Meron ka pa bang iniinom na gamot? Opo, meron pa po. Okay. Pero at least wala na yung sakit, yung kirot na naramdaman mo. Ito lang pong mata kong masakit ko po. Hindi na makakita po. Oo nga pala. So yung isang mata mo, yung kaliwang mata mo, totally blind na, hindi ka na makakita? Opo, sir. Okay. Pero other than that, okay ka naman na, except dyan sa mata mo na wala na yung vision. Wala na po. Yung mga suspect nga pa, di mo kilala? Okay. Talagang may balak lang silang trip-trip nilang pumatay. Siguro. At buti na lang at nasave at hindi nangyari yung gusto nilang mangyari dito sa ating victim. Sige. John, ingat ka dyan. At kung ano pa yung pwede namin may tulong sa inyo, huwag kang mag-atubili, magpasabi sa amin and we will be there for you. Okay? Ako, sir. Mag-iingat po ako. Thank you. At auntie, salamat po auntie ha sa pag-always bigay gabay at bantay sa kanya. Marami po talagang salamat. Opo. Sige po. Auntie Giselle Basalo, magandang hapon. Mabuhay po kay auntie. Salamat po, sir. Thank you po. At sir, thank you po tayo. Maraming salamat po, sir. God bless po sa inyong lahat.
Salamat po sa tiwala, sir. Magandang hapon po, sir. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Colonel Gumersindo Diwata, Chief of Police ng Compostela Municipal Police Station. Sumasaludo po ako sa inyo, Colonel. Thank you, Colonel. Good job. Thank you very much. At sampu na inyong mga kasamahan dyan sa PNP Compostela Municipal Police Station. Mabuhay kayo, Colonel, sir. Maraming salamat din po, Senator Idol, sir.